Dear MOR, sinasabi na ang mundo natin ay sadyang mahiwaga. Maraming misteryong tinatago at mga kababalaghan na sadyang hindi kayang ipaliwanag ng pag-iisip ng tao o maging ng siyensya. At ito ang napatunayan ko sa isang pangyayari sa aking buhay na hanggang ngayon ay hinahanapan ko pa rin ng eksplanasyon. Popoy at Jasmine, itago niyo na lang po ako sa pangalang Annie. 25 years old at nakatira dito sa Makati. Ang mga ikukwento ko ay nangyari mga ilang taon na rin ang nakakalipas, nung college pa lamang ako. Pero sariwa pa rin sa aking alaala ang mga pangyayaring yon kahit na ilang taon na rin ang nakaraan. Likas sa mga estudyante na gaya namin ang magkasiyahan, lalo na kapag nagtatapos ang isang semester at dumarating ang bakasyon. Merong mga nagbabakasyon at nagkakayayaan na mamasyal sa malayong lugar para mawala ang stress namin mula sa ilang araw na pagpupuyat at pag-aaral. At isa nga ako sa mga niyaya ng mga kaibigan at kaklasiko na mamasyal. Ay, sa wakas, tapos na yung exams natin. Oo nga eh. At ang ibig sabihin lang nito, bakasyon na! Uy, teka, saan mo ba balak magbakasyon? Nagpaplano kami ni Sam na magbakasyon sa summer eh. May tita raw kasi siya doon. Ikaw ba? Hindi ko pa nga rin alam eh. Oh, edi tamang-tama. Ba't hindi ka nalang sumama sa amin doon sa summer? Maganda ba doon? Oo, maganda daw doon sabi ni Sam eh. Tamang-tama, sabi din ni Sam, fiesta daw doon. Eh, kaso, magkano ba yung pamasahe doon? Parang mahal yung barko eh. Eh, sagot na raw ng tita ni Sam yung kalahati ng pamasahe natin papunta doon. Eh, talaga ba? Mm-mm, tanong mo pa kay Sam. Eh kung ganun, sige sasama na ako. Yay! Pero magpapaalam muna ako sa mga magulang ko. Sana payagan ako. Oo nga, sana. Sana pamayag si tito tsaka si tita. Total, bakasyon naman eh. Oh, Rita. Napatawag ka. Annie! Ang saya-saya dito sa summer. Ang ganda pa ng tanawin. Oo nga eh. Nakita ko yung pictures niyo ni Sam sa FB. Sayang nga eh, wala ka dito. Mas masaya sana kung nandito ka. Eh, hindi ako pinayagan eh. Masyado daw malayo yan, tapos puro pa tayo mga babae. At wala pa raw tayong kasamang nakakatanda. Baka raw kung mapano pa tayo. Mm-hmm. Yung parents mo talaga, masyado kang binababy. Ganun talaga. Sige na, Annie. Tawagan na lang kita mamaya, ah. May nag-aaya sa amin dito na isang babae. Ituturo niya daw kami dito sa summer. Doon sa lugar na konti lang daw nakakaalam. Saan yun eh? Biringan. Doon niya daw kami dadalhin. Biringan? Saan yun? Hindi ko rin alam eh. Basta sabi ng babae magdadala sa amin, maganda daw doon sa Biringan. Ganun ba? Oh, sige, Rita. Enjoy kayo dyan, ah. Ingat kayo. At pasalubong pagbalik nyo, ha? Sige, dadalhan ka namin ng madaming pasalubong. Hello, Santa's Residence. Hello, pwede pong makausap si Annie? Si Annie po to. Sino po sila? Annie, si Tito Joseph mo to, ang tatay ni Rita. Oh, Tito Joseph, napatawag kayo. Bumalik na po ba si Rita? Yun lang nga, ihay. Kaya ako napatawag, kasi wala pa si Rita. Dapat kahapon pa siya bumalik mula sa summer. Ang paalam lang sa akin, isang linggo lang daw sila doon. Wala ba siya dyan sa inyo? Wala po eh. Nag-aalala na ako sa anak kong yun. Baka ako napano na eh. Ni hindi man lang magawang tumawag. Ay, Diyos ko po. Pati ibang magulang ng mga kasama sa bakasyon na yun, nag-aalala na rin. Tito Joseph, huwag po kayong magpanik. Baka na-enjoy lang nila Rita yung bakasyon dun sa summer, kaya napatagal. Pero hindi kasi ugali ng anak kong yun ang hindi magpaalam eh. Eh, baka po nawalan ng load o kaya na low bat, kaya hindi makatawag sa inyo. Annie, iha, may nasabi ba sa'yo si Rita kung saan kamo sila sa summer nagpunta? Oo po, pero wait, alalahanin ko lang po ha. Saburo. Hindi, Biri. Ayun, sa Biringan daw po sila pumunta. May babae raw na nag-aya sa kanila para dalhin sila dun. Sige, salamat Annie ha. Maya-maya pupunta na kami ng asawa ko sa summer para hanapin si Rita.
Iba na talaga ang kutob ko eh. Hayaan niyo po, Tito. Ipagdadasal ko po na sana ligtas po si Narita. Popoy at Hasmi nagpunta sina Tito Joseph at ang asawa niya sa Samar. Pero nagulat sila nang malamang wala raw biringan na bayan sa nasabing probinsyang yon. Ilan na raw ang pinagtanungan nila kung nasan yon, pero walang makapagturo kung nasaan ang nasabing bayan. Na sobra naman nilang ikinataka. Mahigit isang buwan ding na natili sa Samar sina Tito Joseph. Humingi ng tulong sa mga pulis doon at nagpamudmod ng mga larawan ni Rita para matuntun at mahanap kung nasaan nga ba ang anak nila. Pero magkagayon pa man, bigo silang mahanap si Rita. Bigo silang nagbalik ng Maynila na puno ng lungkot. Masakit para sa mag-asawa dahil walang kasiguraduhan kung makikita pa ba nila ang anak nila at kung nasaan ito. Pero hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa na babalik si Rita. Bilang kaibigan, masakit din para sa akin na nawala si Rita. Namiss ko ng husto ang kaibigan ko. Araw-araw sinusubukan kong tawagan o i-text ang number niya sa pagbabaka sakaling sumagot siya. Pero laging cannot be reached. Pero lumipas ang ilang taon, walang Rita na nagpakita kina Tito Joseph. Walang Rita na kumontak o nagparamdam man lang sa akin. Hanggang isang araw, Annie, gumising ka. Sino yan? Sino ka? Annie, ako to. Si Rita. Rita? Rita, ikaw na ba yan? Nag-iba na yung itsura mo. Mas gumanda ka, tsaka parang umiilaw ka. Oo, Annie, ako to. Kamusta ka na? Ayos lang ako. Ikaw? Eto, masaya na ako kung nasan man ako ngayon. Nasaan ka ba ngayon? Ilang taon ka nang hinahanap ng mga magulang mo. Ilang taon ka na namin hinahanap. Pati sinasam na kasama mo na punta dun sa biringan. Nasaan na kayo? Nasa biringan pa rin kami, Annie. Biringan pa rin? Bakit nandyan pa rin kayo? Bakit di pa rin kayo bumabalik ng Maynila? Annie, masaya na kami dito sa biringan. Masaya na kaming lahat dito. At hindi na kami babalik dyan sa Maynila. Ano? Ayos na ang kalagayan namin dito. Kaya huwag na kayong mag-alala pa sa amin. Pero, paano mga magulang mo, Rita? Hindi mo ba alam kung gano'n sila nag-aalala mula nang mawala ka? Hinanap pa nila dyan sa Samar. Pero ang sabi ng mga taga dyan, hindi rin nila alam kung saan ang biringan. Talagang hindi nila makikita ang biringan. Piling tao lang nakakapunta dito. Piling tao? Pinipili lang ni Carolina kung sino yung gusto niya papuntahin dito sa bayan nila. Carolina? Sino si Carolina? Siya yung babae nagdala sa amin dito sa biringan. Siya pala yung reyna sa bayan na to. Sayang nga, Annie. Pinalagpas mo yung pagkakataon mo. Maganda dito sa biringan, Annie. Mababait pa yung mga taga dito. Talaga? Hayaan mo. Ipapakiusap ko kay Carolina na hayaan ka niya ulit pumunta dito. Pero Rita, hindi ka taga dyan. Hindi dyan ang buhay mo. Nandito sa Maynila ang pamilya mo. Wala ka bang balak na balikan sila? Wala ka bang balak na balikan kami? Kaya nga kita dinadalaw ngayon eh. Para magpaalam. Baka ito na rin yung huli nating pag-uusap. Sandali lang, Rita. Dito na ang buhay ko, Annie. Dito na sa biringan ang buhay namin. Siguro, kung makakapunta ka dito, masasabi mo rin na gusto mo nang tumira dito. At di mo na gugustuhin bumalik pa dyan. Pero Rita, gusto ka naming bumalik. Gusto ka naming dito ka na lang. Ang mga magulang mo, hindi mo ba sila mahal? Hahayaan mo bang habang buhay sila mag-aalala kung nasan ka? Kung babalik ka pa sa kanila? Rita, nag-iisa ka lang nilang anak. Ako nang bahala sa kanila, Annie. Sige, mauna na ako. Paalam. Sandali lang, Rita. Sandali! Rita! Panaginip lang pala. Pero, parang totoo. Parang nakausap ko talaga si Rita.
Sandali lang, nandyan na. Tito Joseph. Oh, Annie, napadalo ka. Tara, pasok ka. Tito, kumusta na po kayo? Eto, ayos lang. May balita na po ba kayo tungkol kay Rita? Annie, wala pa eh. Malapit na nga akong mawalan ng pag-asa eh. Tatagan niyo po ang loob niyo, Tito. Sinusubukan ko naman, Iha. Alam niyo po, napanaginipan ko po si Rita nung isang gabi. Ha? Talaga ba? Opo. Sabi niya sa akin, nasa biringan pa rin daw siya. At masaya na daw siya doon. Biringan. Visit na biringan na yan eh. Nasaan ba yan? Binaliktad na namin ang summer, hindi pa rin namin makita. Ultimo mga tao doon. Hindi mo malaman kung wala ba talagang alam o may tinatago lang. Kulang na lang tutukan ko sila ng baril para lang magsalita, pero wala pa rin eh. Tito, sabi ni Rita sa panaginip ko, napakaganda daw ng biringan. Hindi naman po siya nag-aano ah, pero baka may lugar na ganun sa Samar. Baka po sakali lang. Ewan ko, Annie. Ginawa na namin lahat na magagawa namin. Sige po, Tito. Tutulong po ako. Susubukan ko pong pumunta ng Samar. Ihawag na. Baka kung mapano ka pa eh. Hindi po, Tito. Mag-iingat po akong mabuti. Babalitaan ko po kayo. Sige. Pero Annie, magdoble ingat ka ha. Hindi natin alam kung ano ang totoong nangyayari. Baka pati ikaw mawala din. Gaya ng pagkawala ng anak ko. Popoy at Jasmine, misteryo para sa akin na naging panaginip ko tungkol kay Rita at sa sinasabi niyang biringan. Oo, panaginip lang yun. Pero pakiramdam ko, para bang totoo yun? Na para bang kinausap talaga ako ni Rita? Ilang araw gumulo sa isip ko ang panaginip kong yun, na para bang tinutulak ako ng panaginip ko na puntahan si Rita. Lalo pang ang nasundan ng panaginip kong yun kung saan sinabi sa akin ni Rita na nag-asawa na raw siya sa biringan. At ang napangasawa raw niya ay isang engkanto. May anak na rin daw sila ng asawa niyang engkanto. Nang mapanaginipan ko ulit si Rita, nagpa siya akong mag-leave sa trabaho at magpunta sa Samar. At nagbabaka sakali ako na makahanap ako ng sagot sa misteryo ng pagkawala ni Rita. Saan naman kaya ako magsisimulang magtanong-tanong kung saan ang biringan? Dito na lang kaya kay Kuya. Kuya? Bakit po? Kuya, may hinahanap kasi akong lugar eh. Kaso di ko alam kung saan. Baka alam mo. Anong lugar po yung hinahanap nyo? Hinahanap ko po yung biringan. Alam nyo po ba kung saan yun? Ha? Naku, ate, hindi ko alam yun eh. Sige na ha. Ano nangyari to? Ba't ganun yung reaction nun? Saan pa ba ako magtatanong? Ay, ito kay tatay. Tay? Tay, pwede po bang magtanong? Ano yun, Iha? Malapit lang po ba dito yung biringan? Ano ka mo, Iha? Biringan po. Iha, malayo ang biringan dito. Ganun po ba? Kasi yung sabi sa akin ng kaibigan ko, malapit daw po yung biringan sa Kalbayog eh. Iha, oo, bandang Kalbayog ang biringan pero hindi mo yun mapupuntahan. Bakit po? Mahal po bang pamasahe doon? Hindi basta pera ang kabayaran para makapunta doon. Hindi ko po kayo maintindihan. Iha, kaluluwa. Kaluluwa mo ang kabayaran kung gusto mo makapunta doon. At wala nang balikan kapag nakarating ka doon. Sige na, mauna na ako sa'yo. Sige po. Salamat po. Ay, kanina pa ako naglalakad. Wala man lang makapagturo sa akin kung nasaan yung biringan na yan. Hindi naman ata talaga totoo yung lugar na yun eh. Niloloko lang yata kami ni Rita. Ay, napapagod na ako. Sige. Isang subok na lang. Isang tanong na lang at pag di pa rin nasagot ang tanong ko, aalis na ako. Kuya, excuse me po. Ha? Bakit? May tutulong ba ako? Opo. Kuya, pwede po magtanong. Oo naman. Tanong ko lang po sana kung saan dito yung biringan. Ano ka mo? Biringan po. Biringan? Baka borongan yung tinutukoy mo. Hindi kuya, biringan po talaga yung tinutukoy ko. Sigurado kang biringan yung hinahanap mo? Opo. Alam mo, miss, hindi lang ikaw ang nagtanong sa akin kung nasaan ang biringan na yan, ha?
Talaga po? Oo. Alam mo bang ang dami ng haka-haka dyan sa biringan na yan? Pero sa tagal ko rito, hindi ko man nakikita kung saan yung biringan na yan. Ganun po ba? Oo, miss eh. Kaya kung ako sa'yo, itigil mo na yung paghahanap sa biringan. Kasi baka matulad ka sa mga nauna sa'yo na naghanap din sa biringan, miss. Anong nangyari sa kanila, kuya? Hindi na sila muli nakita pa. Popoy at Hasmi, nahiwagaan ako sa sinabi ng pinagtanungan kong yon tungkol sa biringan. Na lahat daw ng mga nakakapunta roon ay basta na lang naglalaho at hindi na nakakabalik pa. Kaya nagtanong-tanong pa ako, pero karamihan na napagtanungan ko para bang ilag o takot kapag nababanggit kong salitang biringan. May nakapagsabi pa sa akin na huwag ko raw banggitin ang pangalan ng bayan na yon dahil daw baka kunin ako ng mga engkanto at dalhin ako doon. May isang kwento akong narinig tungkol sa lumubog na war ko noon malapit sa Samar, taong 1987, kung saan marami ang namatay. Pinaniniwalaan na ang mga kaluluwa ng mga namatay roon ay dinala sa biringan, sakay ng barko. Sa katunayan nga raw, nagpapakita pa ang multo ng nasabing barko sa ilog malapit doon tuwing sasapit ang dilim. Marami pa ako nalamang mga kwento tungkol sa biringan. Pero para sa akin, hanggang hindi ko nakikita ang nasabing bayan, ay hindi pa rin ako maniniwala. Popoy at Hasmin, sa pagtatanong-tanong ko pa sa mga tao, ay may nakapagturo sa akin sa isang albularyo, si Kawaldo. Sabi nila, makakatulong daw sa akin si Kawaldo sa paghanap ko sa bayan ng biringan. Kaso, nasa kabilang bayan pa raw nakatira si Kawaldo. Kaya kahit malayo, hindi na ako nagdalawang isip na puntahan pa siya. Sandali! Sino po sila? Ako nga po pala si Annie. Kayo po ba si Kawaldo? Ako nga. Anong may paglilingkod ko sa'yo, Iha? May nakapagturo po kasi sa akin sa inyo. Kasi kailangan ko po ng albularyo. Oo, Iha. Bakit magpapatawas ka ba? Hindi po. Magbabakasakali lang po ako kung alam niyo po kung nasa ng biringan. Biringan ba ka mo? Opo. Halika dito sa loob at pag-usapan natin kung anong sadya mo. At sasabihin ko lahat ng gusto mong malaman. Sige po, Kawaldo. Eh, may kaanak o kakilala ka bang nawala roon at di na bumalik? Paano niyo po nalaman? Iha, hindi lang ikaw ang turistang nagpunta rito at nagbabaka sakali na makita nila ang biringan. Hindi lang ikaw nawalan, kundi marami na kayo. Ibig pong sabihin? Iha, isang mahiwagang lugar ang biringan. Natira ng mga engkanto. Engkanto? Alam mo ba na ang salitang biringan sa Bisaya ay hanapan ng mga nawawala? Hindi lahat ng tao ay makikita at makakarating sa tinaguri ang nawawalang lungsod ng biringan dahil mapili ang mga engkanto roon kung sino ang dinadala nila roon. At lahat ng mga kinukuha ng engkanto papuntang biringan, hindi na makakabalik. Tama ka, Iha. Kakaunti lang ang swerte pang nakapunta ng biringan at nakabalik dito sa mundo natin. At isa na ako sa maswerteng yon. Ibig pong sabihin, nakapunta na kayo sa biringan? Oo, Iha. Dinala ako minsan ni Carolina doon para akitin ang manirahan sa biringan. Carolina po bang sinabi niyang pangalan? Oo, Iha. Bakit? Carolina rin pong pangalang nabanggit sa akin ng kaibigan ko na nagpasyal sa kanila, nagdala sa biringan, at ngayon, wala na sila. Yun talaga ang gawain ni Carolina. Ang mangakit at kumuha ng mga tao para manatili na habang buhay sa biringan. Sino po ba talaga si Carolina? Sa totoo lang, Ihe, bawal na bawal banggitin ang pangalan niya dahil baka kunin ka niya. Bawal din pag-usapan ang tungkol sa biringan. Pero hindi ko matitiis na hindi mo malaman ang lahat gayong nawalan ka ng mahal sa buhay dahil kay Carolina. Sino po ba talaga si Carolina? Si Carolina ang reyna ng biringan. Nangunguha siya ng mga tao sa mundo natin upang paramihin din ang mga engkanto sa kanyang kaharian. Sinasabi na gusto ni Carolina na maparami pa ang bilang ng mga engkanto sa bilang ng mga tao dahil gusto niyang pamunuan ang mundo. Gusto niya ring masakop ang buong mundo. Kawaldo, kailangan
kailangan ko ng tulong nyo. Kailangan ko makapunta ng Biringan. Ani, panganib yung iniisip mo. Alam mo ba yan? Parang awa nyo na po, Kawaldo. Alam kong kayo lang ang makakatulong sa akin para marating kong kaharian ng mga engkanto. Kawaldo, kailangan ko mabawi kay Carolina mga kaibigan ko. Hindi mo na mababawi ang kaibigan mo at maibabalik sa mundo ng mga tao. Dahil ang gagawin nila, ikaw ang kukunin nila para manatili sa mundo nila. Pero nakabalik kayo. Isa lang ako sa mga sinwerteng nakabalik mula sa lugar na yon. Pero hindi natin sigurado kung magiging kasing swerte kita. Kaya mabuti pa, bumalik ka na lang ng Maynila at kalimutan mo na ang paghahanap sa Biringan. Kung ayaw niyo akong tulungan, ituro niyo na lang sa akin ang daan kung paano makapunta rin. Hindi na, Iha. Ayaw kong mapahama ka. Ayaw kong makasama ka sa bilang ng mga taong nawala sa aming lugar. Popoy at Jasmine, kahit na nakailang pigil sa akin si Kawaldo, ay hindi ako nagpaawat. Desidido akong marating ang bayan ng Biringan. Kaya wala siyang nagawa kundi ituro sa akin ang isa sa mga lagusan kung paano raw makakapunta ron. Itinuro niya sa akin ang daan papunta sa isang puno ng akasya na isa raw sa mga lagusan papasok sa Biringan. Pero habang pinupuntahan ko yun, para bang naligaw ako. Pero hindi ko pa rin makita ang sinasabi ni Kawaldo na puno ng akasya. Inabot na ako ng gabi, kakalakad pero wala akong napala. Inisip ko na baka niluloko lang ako ni Kawaldo dahil nga sa ayaw niya akong makarating sa Biringan. O baka naman, wala naman talagang Biringan at ilusyon lang yon ng kung sino man. Kaya nagdesisyon akong bumalik na lang ng Kalbayog. Pero ang tagal ko nang nag-aabang ng bus sa daan ay wala pa rin ni isang bus. Nasa bayan ka ng Biringan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? At sino ka? Ako si Carolina, ang reyna ng bayan na ito ng Biringan. Ikaw si Carolina? Ako nga, Ani. Di ba hinahanap mo ang bayan ng Biringan? Ngayon, nandito ka na sa Biringan. Masaya ka ba sa mga nakikita mo? Oo. Ang ganda nga dito. Masaya ako at sa wakas, nakapunta ka na dito. Tara, dadalhin kita kung saan naroon ang kasiyahan. Nandito na tayo, Ani. Wow! Ang dami pagkain dito! Parang ang saya-saya niyo. Ano bang okasyon na nagkakasiyahan kayo? Walang okasyon, Ani. Sadyang ganito lang kami rito araw-araw. Talaga? Walang okasyon? Eh, parang fiesta kung magsaya kayo. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Masaya dito sa Biringan. Kaya nga lahat na nakakarating dito ayaw nang umalis. Walang araw na malungkot ako dito. Tsaka mas marami kang magiging kaibigan dito. At ang gaganda at ang gugwapo ng mga taga rito, ah. Tama ka, Ani. Lahat ng magagandang bagay narito sa Biringan. Wala ka nang hahanapin pang iba. Pero Carolina, mali ito. Mali na narito ako sa mundo ng mga engkanto. Dahil hindi ko to mundo. Ibalik mo na ako sa mundo ng mga tao. Kailangan ko na makaalis dito. Hindi, Ani. Walang pumapasok sa bayan ng Biringan ang nakakabalik pa sa mundo ng mga tao. Ani, habang buhay ka nang nakakulong dito, dito na ang mundo mo. Hindi. Kailangan ko na makaalis dito. Oh, bakit, Ani? Nagsisimula pa lang ang kasiyahan, aalis ka na agad? Huwag ganon. Dumito ka muna. Pero Carolina... Pag sinabi kong hindi ka muna aalis, hindi ka muna aalis! Pasensya na. Pasensya na bigla lang ako, Ani. Ikaw naman kasi ginagalit mo ko. Ang ibig kong sabihin, kumain ka muna bago ka umalis. Ang dami pa naman naming handa dito. Eh, hindi na, Carolina. Kailangan ko nang umalis. Hindi ka na ba mapipigilan? Hindi na. Sayang naman, Ani. Nandito ka na rin lang sa Biringan. Dito sa Biringan, wala ka nang mararanasang lungkot at kahirapan. Dito, araw-araw masaya tayo. At isa pa, dito sa Biringan, walang kalungkutan, walang kamatayan, walang sakit. Ayaw mo ba nun? Pag-isipan mo, Ani. Dito sa Biringan? Oo, Ani. Lahat ng bagay magagawa mo dito sa Biringan. Kaya nga ang mga nakakarating dito hindi na nila naisip na bumalik, di ba? Dahil dito, hindi ka na makakaranas ng lungkot. Dahil dito, lahat ng gusto mo makukuha mo. Dahil dito, lahat magagawa mo. Ayun ang gusto mo, di ba? Oo, Carolina.
Yan ang gusto ko. O, di ba? Gusto mo pa bang bumalik sa mundo ng mga tao, Ani? Hindi na. Gusto ko na lang dito sa biringan. Ayan. Ayan ang gusto kong marinig sa'yo. O siya, tara na at bumalik na tayo sa kasiyahan. At kailangan mo nang kumain. Paniguradong gutom ka na. Sige, tara na. Pero Carolina, bakit Ani? Paanong pamilya ko sa mundo ng mga tao? Ang mga magulang at kapatid ko, pati ang mga kaibigan ko doon, at iba pang mahal ko sa buhay. Huwag mo na silang isipin. Kami na ang bago mong pamilya. Hindi. Hindi ako papayag. Kailangan ko silang balikan. Kailangan ko na makaalis dito sa biringan. Huwag mo na silang isipin, Ani. Ano bang pumipigil sa'yo at ba't nagdadalawang isip ka? Hindi mo ba nakikita masaya kami dito? Araw-araw kaming masaya. At magiging masaya ka rin kung mananatili ka na rito habang buhay. Oo. Masaya nga kayo lagi dito sa lugar na to. Pero ako, hindi ako magiging masaya kung hindi ko naman kasama ang pamilya ko at mga kaibigan ko. Kasi alam mo, kahit nasa naman akong lugar, basta kasama ko ang mga mahal ko sa buhay, dun lang ako magiging masaya. Wala nang iba. Pas kung ganon, hindi magiging madali ang paglabas mo rito sa biringan. Popoy at Hasmin, hindi ko na alam ang sumunod na nangyari pagkatapos akong dalhin ni Carolina sa biringan. Para bang nagdilim ang lahat at nawala na lang ako ng malay. Pagkatapos noon, nagising na lang ako sa isang bahay na para bang pamilyar sa akin. Teka, nasan ako? Kawaldo? Ani? Ani? Nagising ka na. Kamusta ang kalagayan mo? Ayos lang po. Pero teka, anong ginagawa ko rito? Ba't ako nandito? May nakakita sa'yo na tanod. Tinawag niya ako para humingi ng tulong. Ano bang nangyari sa'yo, Iha? Hindi ko alam ang nangyari sa akin, Kawaldo. Nawalan yata ako ng malay. Tapos, hindi ko alam. Parang nanaginip ako na nasa isang magandang lugar ako. Ibig sabihin, nakarating ka ng biringan. Salamat sa Diyos at ligtas ka nakabalik. Alam mo bang 5 araw ka nang nawawala? 5 araw? Iba ang takbo ng oras ng mundo natin sa takbo ng oras sa mundo ng mga engkanto. Pero hindi ko po alam kung totoo bang mga nakita ko. Para kasing panaginip lang ang lahat eh. May mga naglalakihan at nagtataas sa mga building. Lahat ang liliwanag. Malinis sa mga daan, ang ganda ng tanawin. Basta sobrang ganda ng lugar. Ganun nga ang pakiramdam kapag nakapunta ka ng biringan. Parang isang panaginip. Parang magandang imahinasyon. Pero paano ka nakabalik dito? Anong ginawa mo? Hindi ko na po matandaan, Kawaldo. Naaalala ko na lang. Nagising na ako dito. Iha. Siguro hindi mo mapapaniwalaan na totoo ngang may mga engkanto. Pero sa ayaw mo at sa gustong paniwalaan, meron talagang ibang dimensyon dito sa mundo natin. Na may ibang mga nilalang maliban sa tao at naninirahan dito sa ating mundo. Mas makapangyarihan at mahiwaga sila kaysa sa atin. Pero Iha, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Ano po yan? Mas makapangyarihan pa rin ang Diyos nating nasa langit kaysa sa anumang uri ng nilalang dito sa mundo. Mas malakas pa rin ang Diyos natin kaysa sa anumang takot nating nararamdaman. Yan sana ang lagi mong pakatatandaan. Salamat po talaga, Kawaldo. Salamat po. Popoy at Hasmin, nung una, hindi ko maalala ang mga nangyari sa akin bago ako nawala ng malay. Pero nang sinubukan kong balikan ang alaala ko, bigla ko naalala ang lahat. Dinala ko ni Carolina sa isang mesa kung saan may isang puting kanin at isang itim na kanin na nakalagay sa mga plato. Mamili raw ako sa dalawa kung ano ang kakainin ko. Natakot ako. Binilin din kasi sa akin ni Kawaldo na wag daw akong kakain ng kung anuman ang ibigay sa akin ng mga engkanto. Dahil kapag nagkaganon, ay baka hindi na ako makabalik pa. Pero pinilit ako ni Carolina na mamili, kaya pinili ko ang puting kanin at kinain ito. At pagkakain ko nito, nagdilim ang lahat at nagising na lang ako sa bahay ni Kawaldo. Doon kinuwento sa akin ni Kawaldo kung paano siya nakabalik mula sa biringan. Pareho daw ang nangyari sa amin. Pinapili rin siya sa pagitan ng puting kanin at itim na kanin. At pinili niya ang puti. Ayon daw kasi sa kwento,
mas marami daw ang pumipili ng itim na kanin dahil kakaiba ito. At mas nakakaakit sa tao ang kakaibang bagay. Ang iba pa raw ay hinihipnotismo ni Carolina para manatili na lang sa biringan. Pagkatapos ng mga nangyaring yun sa akin ay naisipan ko nang bumalik ng Maynila. Tulad ni Tito Joseph, bigo ako makita si Rita. Popoy at Asmina, aminin ko po, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sigurado kung panaginip lang ba ang lahat na nangyaring yun sa akin sa Samar o ito ay katotohanan. Para kasing napakamakatotohanan ang panaginip kong yun. Totoo nga bang narating ko ang bayan ng Biringan? O napanaginipan ko lang ang bayan na yun sa pagnanais kong mahanap si Rita? Sa ngayon po ay hindi ko pa rin sigurado kung totoo bang nangyari ang lahat ng yun.